Para sa isang bagong guitar tutorials. Pero syempre, yung bago lahat, huwag po natin makakalimutan mag-subscribe and na rin po natin yung notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga bagong tutorials. Ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo ngayon is Power of Your Love ng Hillsong. Turo ko muna sa inyo yung intro syempre ng song. Ang mga gamitin po natin chords is G, C, balik ulit tayo sa G, tapos D. Ang strumming pattern po natin na gagamitin is down, up, down, up, 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 down, up, down. Parang ganyan siya. Down, up, down, up, 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 down, up, down. Parang ganyan ito. Sample natin na sa G. Down, up, down, up, 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 down, up, down. Siya. Ulitin ko ulit ha. So G, down, up, down, up, 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 down, up, down, down, up, down, up, 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 down, up, down, down, up, down, up, 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 down, up, down, down. Pwedeng dalawang beses yung ulitin. No? Nasa inyo yan. Pwedeng isang beses yung ulitin. Bukod sa strumming pattern naman, kung mayroon kayong mas magandang idea sa strumming pattern, pwede nyo gamitin. Pwede naman. I suggest lang na para mas madali, pwede nyo siyang gamitin. Ito yung sinasuggest ko na gamitin nyo yung na strumming pattern. Sa verse, ganyan din yung gagamitin hanggang sa chorus. Ina lang din yung gagamitin natin. Medyo magbabago lang tayo ng konti sa maunang chorus numbers kasi sa pagpapalit, hindi siya uubra. Doon lang siya sa may bandang gitna. Pero sa chorus, whole chorus yan ang gagamitin natin. Okay guys, dito naman tayo stop. Verse part, ito yung mga chords na gagamitin natin. G, D over F sharp, E minor ulit, C. Pwedeng C na ganyan, pwedeng C na ganito. Tapos G, A minor, D, tapos E minor, tapos A minor, tas D. Kailangan, tas ulit ulit. Sample natin ha, sample. Kita ko lang. Tas yung strumming pattern niya sa simula is pwedeng ganito lang. Parang ganito lang siya. One, down, up, down. Down, up, down. Down, up, down. Up, 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 down. Doon so, lang siya mag-down, up, up, down yung sa pagtatawag niya sa E minor tsaka sa B minor. Tas pag sa iba na, down, up, down lang ang gagamitin natin. Tingnan nyo na lang. Tingnan mo. Sample ko ah. Bago yung strumming pattern, tapos pagdating doon, yung strumming, basta dalawang strumming pattern naman yung gagamitin yung guy malito. Tapos yung chords niya, yung pala niya, tinulog sa inyo. Kung ano yung chords sa first na group, ay hindi yung gagamitin natin sa Lord, I come to you, tapos sa Lord, I come to know. Ayun din, pares lang naman siya. At dito naman tayo ngayon sa chorus part.
chorus part. Diba? Bago pumasok sa chorus, meron siyang bagsakan eh. Bawat stop ng meron siyang bagsakan. Tuturo ko na lang sa inyo yung mga bagsakan na ginagawa nila. Ganito sa Hillsongs eh. Hillsong. Ito yung ano niya, yung style nila. Ito ko siya kinuha. Diba, doon muna tayo sa huling-huli, diba? Yung sa by the power of your love. Ito yung bagsakan niya. G, D over F sharp, E minor, D. Tapos, ayun na yun. Ulitin ko yung bagsakan, ha? G, bagsakan lang to. D over F sharp, E minor, D. Ito yun. Tapos, ito na yung papasok na yung chorus, yung Hold Me Close. Sa Hold Me Close, gagamit tayo ng C. C na ganito, pwede rin C na ganyan. Nasa inyo, kung saan kayo mas nakadadalian. Hold, tapos Me Close. Me Close, D. Let your love sue. C. Yung bagsakan na gagawin natin, yung bagsakan G, D over F sharp, E minor, D. Tapos bring C ulit. Mini D. Draw me to your side. Bagsak yung bagsakan naman ito, iba. Ganito G, E minor, B minor, tapos C. Ayun yung bagsakan niya, parang ganito. Tapos D, tapos pasok na. As, diba? Sa si as, away, C. As, away, tapos D. I rise up like a C. Eagle, tapos G. Tapos wala siyang bagsakan. Mag-ano mo lang siya, parang passing chords lang siya ng D over F sharp. And I was so with you. Diba? I was so with you. D over F sharp yun ha, tapos E minor. Tapos E minor. Tapos D. Tapos G. Gets niya ba? Medyo mahirap ng konti, maraming chords eh, pero katunog na katunog yan. Medyo maganda yan sa pandinig. Kumbaga, parang ayun yung ginamit talaga nila na chords. Ewan ko lang kung ayun ha, pero ayun yung pagkakasipra ko na ginamit nilang chords. Try natin ha, try natin yung chorus. Diba, dun muna tayo sa end ng verse 1. Yung the power of your love. Tapos pagsak. Ito yung pagsak sinasabi ko. Hold me close. Let your love surround me. Pagsak ulit. Second verse, ganun pa rin naman yung ginamit natin na chords sa unang verse ng Power of Your Love, pati yung strumming pattern. And guys, may natutunan po kayo sa ating video tutorial ngayong araw, Power of Your Love. And hope magamit nyo siya sa church or saan nyo gagamitin yung kanta or may matutunan nyo yung song. God bless.